Going to talk about a little bit of history. So, alam nyo ba ng Adobe Dimension ay isa sa mga pinakalumang lumang application na ng Adobe? So, as you would see here, way back in 1992, these types of application, as you would see dito sa pinakapangatlo, nung na-discontinue siya after version 3, lahat ng mga features niya nilipat sa Adobe Illustrator. Kaya napapansin nyo, yung ibang mga functions dito, pwede nyo na siyang gawin sa Illustrator. Kahit nga nung Illustrator 9, meron na siyang ganyan. Okay? So, para siyang na-rebirth, nabuhay uli siya. And this one has been established way back in 2016. So, nagkaroon uli ng ganitong klase ng application at nilaunch siya noong 2017 naman. So, 2016, 2017 from the beta stage, which is Project Felix, as you would see here. Before we start, I just want to give like an orientation for all of us na ano ba yung kailangan natin matutunan para makagawa tayo ng mga basic layouts in 3D. So, ito lang. You have to know what we call the ground plane. Ito po yung ground plane na nakikita nyo dito. The ground plane itself, it's like your playground, a virtual playground on which you move objects, you rotate objects, and all of that operations that you're going to do. Para matandaan natin yan, as you would see here, meron tayong X, Y, and Z. Okay? Para mas madali nyo siyang maalala, alam nyo yung RGB. If you can recall, there is something called RGB, which is red, green, and blue. So, ang katapat po nyan is X, Y, Z on a specific manipulator, as you would see here. Ano, X is if you want to move left and right, Y if you want to move up and down, and Z if you want to move far or near. Okay? X, Y, Z, RGB, madali nyo na po siya maintindihan. Okay? So, kunyari gusto nating mag-move ng isang object near or far, di ba? Pwede nyo, anong gagalawin nyo? Yung Z-axis, which is kulay blue. Okay? Kung gusto nyo ilipat siya from left to right, anong gagalawin natin? X. Okay? And then gusto nyo tumaas yung object, anong gagalawin natin? Y. Okay? So, tanong, why?